Awit 11, 1 to 7. Sabay-sabay nating basahin. In the Lord put I my trust. How say ye to my soul? Flee as a bird to your mountain. For lo, the wicked bend their bow. They make ready their arrow upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart. If the foundations be destroyed, what can the righteous do? If the foundations be destroyed, what can the righteous do? The Lord is in his holy temple. The Lord's throne is in heaven. His eyes behold, his eyelids try the children of men. The Lord trieth the righteous, but the wicked and him that loveth violence, his soul hateth. Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and an horrible tempest. This shall be the portion of their cup. For the righteous Lord loveth righteousness. His countenance doth behold the upright. Amen. So, ang katwiran ay napaka halaga po sa ating Panginoon. Even ang ating bansa ay napapagpala sa pamamagitan ng righteousness. Let us sing this song. Tayo ay tinatawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya primarily para ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao sa ating paligid. So, kailan mo pa sisimulan? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo o Diyos sa pribileyo na kami ay tinatawag mo upang maglingkod sa iyo, at nawa ang lahat ng umawit na karinig ng awiting ito ay magkaroon ng burden na tumugon sa iyong panawagan na ikaw ay paglingkuran. At una sa lahat ay sa aming buhay, ikaw ay maluwalhati, ikaw ay mapapurihan. Ang aming buhay ay isang papuri sa iyo, O Diyos. At narito kami upang magbigay ng handog na papuring awit sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo ang aming mga handog na the sacrifice of our lips.
praising you, worshiping you, thanking you, Lord, giving glory to your name. Thank you, Father. To you alone be all the glory. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Good morning po sa bawat isa. Morning. Batiin niyo naman po yung mga katabi niyo. Handa na po ba tayo magpuri sa Diyos? Amen. Your glory in my life. 'Cause
Singing for the glory of
Oh.
say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy. You're altogether. Lord God, Lord, here we are. Here we are to worship your name. Here we are to bow down and say that you are God. Yes, you are. You are together. You are lovely, Lord. You are worthy. Oh, we cry out to you, oh God. For to me, here I am. Ating kantahin yung chorus, but this time, pwede po ba tayong lahat lumuhod as a sign of worship sa ating Panginoon?
Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Ghost. As you have said in your word, if we will ask, Father, you will grant us the fullness of the Holy Ghost. Be filled. Breathe in the Holy Spirit. Breathe in the Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Let the resurrection life flow right now. Let that resurrection life flow right now. Like a river of water springing up into everlasting life. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Tinatanggap namin, Panginoon, ang kalakasan, ang biyaya mo na patuloy na sumasagana sa aming buhay. Ang kapayapaan, ang pag-ibig mo, O Diyos, maraming, maraming salamat po sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit, in our midst and within us. Rule and reign in our hearts, Lord. Rule and reign in our hearts. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At hilingin ko si Sister Rose na ipag-pray ang ating bansa at ang Israel. Glory, hallelujah. Praise you, Lord God. Yes, Lord God. Thank you, God, for your holy presence this morning. Lord, your presence is what we need, Panginoon, para kami, O Diyos, ay maging matatag at maging malakas sa mundong ito. God, we need your presence. Father, Son, and Holy Ghost, Lord Jesus, you are the most adorable, Panginoon, na minamahal at ninanais ng aming mga kaluluwa. You are the light that shines in the darkness. Lord, ikaw, Panginoon, ang pinakamamahal ng aming mga kaluluwa. Our soul's desire. Lord, ang sabi sa mga salita sa lumang tipan, Panginoon, araw-gabi ang mga priests in the temple, in the tabernacle, they never cease giving you thanks because your mercies endure forever. Kaya Lord, kahit araw-gabi, kami magpuri at sumamba sa iyo, nararapat lang because your mercies endures forever. How great thou art! How great thou art! Sabi Panginoon sa mga salita, words are not enough to describe your glory and majesty and kingdom and power, Lord, and everything. Lord, the creation reveals how great thou art, how awesome art thou. At Lord, ganun ka rin, Panginoon, higit pa sa kaya mong sagutin ang aming mga dasahan. Higit pa sa kaya mong ibigay ang aming mga kahilingan. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ikaw nagahari. Wala kang katulad. Kaya ang aming mga panalangin, Panginoon, ay katiting lamang kung para sa kaya mong gawin. You parted the Red Sea. Biniyak mo ang Red Sea, Panginoon, for your people to pass through. Kaya mo, Lord, ang anumang aming kahilingan. Lord, I lift up to you our nation, Philippines, patuloy na kaligtasan. Panginoon, kahit po minsan ang aming mga nakikita sa aming kapaligiran, sa mga balita, sa aming bansa ay negative. But Lord, we are looking beyond that, Panginoon. We are looking toward you, Panginoon. We have to focus our eyes, our faith on you. Lord God, kailangan mangyari ang mga nangyari sa kapaligiran namin, Panginoon, because Jesus is coming soon, very, very soon, O Lord God. Ngunit kami, Panginoon, inyong mga anak ay nakatingin sa iyo lamang. Kami nakatuon sa inyo lamang. Ang aming dalangin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu Santo. Enable your people. Enable the church. Enable each and every one of us. Even the whole nation, Philippines. Salvation for the nation, Philippines. Kabagan mo ang napakaraming mga tao.
Habagan mo ang napakarami mga bata, kabataan, lalaki, babae, matandang babae, lalaki sa aming mga kamaligiran. Araw-araw nakikita namin sa aming mga kapitbahay, sa mga sasakyan. Lahat po yan, Panginoon, ay may mga kaluluwa. Thou alone, O Lord, are able to save them. Tawagin niyo po sila, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Save the nation of Philippines. Lord, wala pong imposible, Ama, sa inyo. Be glorified and be magnified. Lord, walang imposible sa inyo, Panginoon. You are able. Lord, ang iyong Espiritu Santo ay able, Panginoon, to supply everything that we need. Panginoon, sa pangangaral ng mga salitaan, your word be magnified in our nation. Your word be magnified in our nation. Your word be magnified. Increase, increase, increase in the nation, Philippines. More souls be added into the church. Panginoon, from the top to the bottom, Lord, sa aming mga men in authority, in politics, ganun din, Panginoon, sa mga law enforcers, mga peacekeeping people, Panginoon. Lord, alalahanin niyo po kami presidente at vice-presidente, mga senador at mga men in unit at mga men in authority. Ganun din ang aming mga police, Panginoon, from the top to the bottom. Lord, ang patuloy, O Diyos, na gusto mo, Panginoon, may pangaral yung mga salita at kaligtasan, kaligtasan. More souls be added unto your kingdom. More souls be added unto your kingdom. Lord, at ang enablement ng Banal na Espiritu Santo in the church. Lord, Panginoon, ang pagkilos ng Espiritu Santo sa iglesia na siyang bearer of the Word of God. Panginoon, reinforce the church. Reinforce the church by your Holy Spirit upang kami, Panginoon, maging effective, Lord. Bursting out, Lord, sharing, bearing the word of salvation, the gospel. We pray continually, Lord. Panginoon, dagdag, O Diyos, the fire ignite in our hearts. Lord, upang kami magpakatatag at magpakanais na lumapit at lumapit sa inyo, Panginoon, sa iglesia mo, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. So be it and let it be. Oh, hallelujah. Continue to bless our nation, Philippines. In the midst of pandemic, Panginoon, patuloy kayong kumilos. Lord, we bless the nation Israel. Patuloy po ang aming pagpapala. We bless them in our prayers. And we continually declare peace from border to border sa lahat ng mga surrounding Arab countries, sa kanilang nakapalibot, the Muslim, the Arabs, na walang ibang inisip araw-gabi kundi saktan ang iyong bayan. Peace, we declare peace. We pray for peace, safety for the nation Israel. At patuloy na mahayag ka, O Diyos, the God of Abraham, that is the one protecting them. Lord, mahayag ka sa kanila. At parami pa rin po nawa, Panginoon, ang mga Israelita, ang mga Jews that will declare that you are the Messiah that they have been waiting for. Lord, that they might be saved, Panginoon. That they might call on your name. Lord, salamat po, Panginoon. At nawa, O Diyos, patuloy niyo po kaming pagpalain, maging sumagat niyo. Let your presence, let your Holy Spirit abide in us. Weaken our mortal bodies, our physical bodies, to continually desire and abide and remain in your presence and in your holy word. Quicken our mortal bodies. To God be the glory, Father. To God be the glory. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Palakpakan natin ang ating Panginoon at kaway-kawayan nyo na lang yung inyong katabi. Tayo po ay maaari ng makaupo. Pakitulungan nga akong itaas ito. Sige po. Tayo ay nasa John chapter 8. Buksan po natin ang ating mga cellphone sa John chapter 8. Yung Bible niyo nasa cellphone. Nasa na yung Bible ko. Anyway. Tago ko muna ito.
John chapter 8. Beginning in verse 12. Verse 12, basahin po natin. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. The Pharisees therefore said to him, You bear witness of yourself. Your witness is not true. Jesus answered and said to them, Even if I bear witness of myself, my witness is true. For I know where I come from and where I am going. But you do not know where I come from and where I am going. You judge according to the flesh. I judge no one. And yet, if I do judge, my judgment is true. For I am not alone, but I am with the Father who sent me. It is also written in your law that the testimony of two men is true. I am one who bears witness of myself, and the Father who sent me bears witness of me. Then they said to him, Where is your Father? Jesus answered, You know neither me nor my Father. If you had known me, you would have known my Father also. These words Jesus spoke in the treasury as he taught in the temple, and no one laid hands on him, for his hour had not yet come. Panginoon, ang iyong salita ay kamangha-mangha, O Diyos, at hinihingi namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na patuloy kang mahayag sa aming puso, makilala ka namin ng malalim, Panginoon, at kami ay mabago ng iyong salita. Kami ay maging katulad mo, O Kristo Jesus. At kung ano ang aming tinanggap, yan din naman ay aming ipahahayag sa iba para makilala ka rin nila, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito na aming pagbubulay-bulayan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi po ng Amen. Amen. Minsan po ay nag-usap yung dalawang baliw, no? Sabi ng isang baliw, ang sabi ng Diyos, ako raw si Jose Rizal. Sumagot yung isang baliw, Hoy, wala akong sinasabing ganyan sa iyo. Pero isipin niyo, punta kayo sa panahon ni Jesus Christ at marinig niyo si Jesus Christ nagsabi, ako ay Diyos. Di ba? Anong iisipin mo? Ano? Medyo siguro iiling-iling ka pag narinig mo. Yung claim ni Jesus Christ sa chapter 6, kiniklaim niya na itong mga claim na ito ay ano ha, equivalent sa claiming na siya ay Diyos. Diba? Sa chapter 6 ng John, siya yung tinapay ng buhay. Yun yung unang declaration na I am declaration ni Jesus Christ. I am the bread of life. Sa John chapter 7, ay kiniklaim niya na siya yung actually yung rivers of living water ay patungkol sa Holy Spirit. Pero siya yung nagbibigay ng rivers of living water. Walang I am declaration ng Panginoong Jesus doon. Pero dito po sa John chapter 8, ito yung pangalawang I am declaration ng Panginoon. I am the light of the world. I am the light of the world. Pitong I am declaration yan. Ito yung pangalawa. At nasa chapter 5 yata yung Before Abraham was, I am. Ano rin yun? Claim din yun. Equivalent sa claim din yun na ako ay Diyos actually. No?
At si John the Beloved, yung sumulat nitong gospel na ito ay sa chapter 1 pa lang, verse 1, ay ipinapahayag na niya at ipinapakilala na si Kristo Jesus ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si Jesus Christ yung Word, who became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten Son of God, full of grace and truth. So, si Kristo Jesus ay Diyos. Tayo ay namumroblema minsan kung papanong tutugunin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Namumroblema tayo minsan kung papanong pag pinag-pray natin yung may sakit, siya ba ay gagaling? Ang problema natin ay, may sapat ba akong pananampalataya para gamitin ng Diyos? At pag-pray ko yung may sakit at siya ay gagaling. Wala naman pong sinasabi sa Biblia na dapat magkaroon ka ng great faith eh. Wala eh. Ang nababasa ko sa Biblia ay, if you have a faith as a grain of mustard seed, you can say to this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and it shall obey you. So, hindi mo kailangan ng great faith. Ang kailangan natin ay makilala natin kung sino si Kristo, kung gaano makapangyarihan si Kristo, then everything will follow. Di ba? Kailangan nating makilala ang Panginoon. Kaya gustong-gusto ko ang Book of John dahil si Kristo talaga ang pinapakilala na malalim ni John, the Apostle John, the writer nitong aklat na ito. So, ito po, verse 12, sabi ng Panginoon, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. I am the light of the world. Ano po ang ibig sabihin dito ng Panginoon? Number one, sinasabi po rito ng Panginoon na when we follow Him, we have Him. Sabi sa dito, He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. Pag sumunod tayo sa Panginoon, hindi lang tayo yung parang nakaalalay lang na sa likod ng Panginoon at sumusunod sa Kanya. Ang sabi rito, when you follow me, you will have. Sabihin natin have. Mapapasa iyo yung ilaw ng buhay. The light of life. You will have the light of life. Saan natin unang na-encounter dito sa Book of John yung light at saka yung life? Alam niyo ba kung saan yung unang makikita itong relationship ng light, ng liwanag, at ng life, ng buhay? Sa John chapter 1, verse 4. So verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2. And the Word, tuloy-tuloy ko na lang. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Verse 2. Verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So siya yung creator, yung Word. And then yung verse 4, in Him was life, and the life was the light of man. In Him was life, and the life was the light of man. Sabi rito sa verse 12, if you follow me, you will have the light of life. Pag tinanggap mo si Jesus, ang tinatanggap mo ay yung buhay ng Panginoong Hesukristo. Correct? Di ba? At yung buhay na yan ng Panginoong Hesukristo, ang liwanag. Yun ang liwanag. Without
Jesus Christ, you are walking in darkness. Nalimutan kong magdala ng baso na kalahati lang ano, Stelus. Pwede ba? Yung basong ano, transparent, lagyan mo lang ng kalahating tubig. May ilustrasyon lang ako. So, by saying that I am the light of the world, hindi ibig po sabihin dito ay inaalis ng Panginoon ang kadiliman sa mundo. Kasi naandyan pa rin ang kadiliman. If you do not follow Jesus Christ, you will walk in darkness. Actually, lahat ng isinilang sa mundong ito ay walang Kristo ay nasa kadiliman. Pero ang sinasabi ng Panginoon, I am the light of the world. Pag tinanggap mo siya, pag sumunod ka sa kanya, yung kadiliman sa iyo, sa puso mo, yung kadiliman sa iyong paligid ay magbabago. Antayin ko yung aking ilustrasyon. Wala pa eh. Antayin lang po natin ang Panginoong Kristo. Ay, si Sister Luz. So, ibig sabihin, pag sumunod ka sa Panginoon, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ka ng kaligtasan. Amen ba? So, if you follow Him, you will have the light of life. Hindi naman kalahati ito eh. Yan. Magbabago ang pananaw mo sa buhay. Laging madilim. Kumbaga, ang taong walang Kristo ay tatakutan dahil nasa iyo ang buhay at nasa iyo ang liwanag ng buhay, ang Panginoong Hesukristo. Kaya parang ganito, ha? Nakikita niyo yung baso, may dalawang perspective, point of view na pwedeng itingin mo sa basong ito. Pwede mong sabihin ang baso ay half full. Pwede mo rin sabihin ang baso ay half empty. Di ba? Siguro pwede kong gawing equivalent na yung pag tiningnan yung baso, ang baso ay half empty. Ganun ang yung kakulangan ang nakikita. Ganun ang taong walang liwanag. Ganun ang taong lumalakad sa kadiliman. Ang nakikita ay yung negatibo sa mundo. Half empty. Pero kung nasa iyo ang liwanag, nasa iyo ang Panginoong Hesukristo, ang tingin mo sa basong ito, it is half full. Nakikita mo yung positibo. Di ba? Kaya napakaganda po na nasa atin ang Panginoong Hesukristo. Isa pa, ay ang salita ng Diyos si Jesus Christ din yan eh. Nung nagsimula po akong magbasa lang ng Biblia, no? Hindi nga serious na pag-aaral, pero seryosong pagbabasa, nakapokus na pagbabasa. Sinimulan ko since 1983 hanggang ngayon. Binabasa ko ang Biblia. Alam nyo, napansin ko parang iba na ang pananaw ko sa mundo. Naging positibo ang pananaw ko sa mundo. Pati yung mga dumarating na problema ay positibo ang pananaw ko. Merong ginagawa ang Panginoon. Everything works together for my good because I love God at ginagawa ko yung kanyang kalooban. Kaya kahit ano pa ang dumating ay hindi na ako nararatel. Dahil nasa akin ang liwanag ng buhay. He is the light of the world. Ibig sabihin, wala na pong
definite article, the light, hindi a light. Jesus is not a light of the world. He is the light of the world. Wala nang ibang liwanag para itaboy ang kadiliman sa mundong ito. Si Jesus Christ lang yon. Kaya wala tayong choice eh, kundi tanggapin si Kristo kung gusto nating magkaroon ng liwanag sa ating buhay. Amen. So, I am the light of the world. Ang alternative kung walang liwanag ay kadiliman. At ang mga tao ay nasa kadiliman. Ngayon, sa verse 13, para bang lumayo ang Panginoong Hesukristo dun sa diskurso niya na siya ang liwanag ng sanlibutan. Sabi ng mga Pariseo, the Pharisees therefore said to him, you bear witness of yourself, your witness is not true. Jesus answered and said to them, even if I bear witness of myself, my witness is true, for I know where I come from and where I am going. But you do not know where I come from and where I am going. You judge according to the flesh, I judge no one. And yet, if I do judge, my judgment is true. I am not alone, but I am with the Father who sent me. It is also written in your law that the testimony of two men is true. I am one who bears witness of myself, and the Father who sent me bears witness of me. Pag binasa niyo po at tiningnan lang gusto itong verses 14 hanggang verse 18, actually, yung mga sumunod pa rito eh. Sabi sa verse 19, you neither know me nor my Father. If you had known me, you would have known my Father also. Verse 21, I am going away and you will seek me and will die in your sin. Where I go, you cannot come. And then you are from beneath, I am from above, etc., etc. Pero very prominent dito sa mga talatang ito, sinasabi ni Jesus, nung diniklara niyang, I am the light of the world, ito pong mga binanggit ni Jesus dito sa verse 14 and following, ay nagpapaliwanag sa atin kung bakit siya ang liwanag ng mundo. Why he is the light of the world? Why? Because of his relationship with the Father. Yun ang tinutukoy ng mga talatang binasa natin. Ako ay may relasyon sa Ama. Ang Ama ay nasa akin. Ang buhay ng Ama ay nasa akin. Kaya yung buhay na yun ang liwanag na lumalabas sa akin at nagliliwanag sa kadiliman. Amen ba? Kaya sabi ni Jesus, I am the light of the world because I have a relationship with the Father. The Father is in me and I am in the Father. I and the Father are one. So, I am the light of the world. Amen. And then, sa Matthew, sinabi ng Panginoon, you are the light of the world. Tayo din ay liwanag ng mundo. Why? If you follow me, sabi ng Panginoon, he who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. You have tinatanggap mo ang buhay ng Panginoong Hesukristo at ang buhay na yan ang liwanag ng sanlibutan. Kaya sinabi rin ng Panginoon, you are the light of the world. Kaya dapat tayo rin po bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat ay nagliliwanag sa kadiliman ng sanlibutang ito. Nasa atin ang liwanag eh. Nasa atin ang buhay ng Panginoon. Kaya tinatawag tayo ng Panginoon na magliwanag. No? Kawawa naman. Nag-iikot po ako ngayon sa nagpunta ako sa Mindoro few days ago. Kahapon ako ay nasa General Trias, Cavite. Sa Miyerkules pupunta ako ng Cebu, no? Pero sa Cavite wala akong
masyadong napansin na taong kumbaga yung parang takot na takot sa COVID. Sabi ko, ang tatapang ng mga kabitenyo. Sa Mindoro, ang dami. Ang mira, oh. Nagpunta kami sa Mansalay. Ay, bago kami makapunta doon, kailangan mag-communicate muna kami sa Mansalay, doon sa LGU ng Mansalay, at humingi kami ng acceptance confirmation na kami ay papunta ron at tatanggapin nila kami. No? Ay, nanghingi pa ako ng health certificate sa barangay. And then, nanghingi ako ng travel authority sa chief of police natin. Pero hindi sapat yun. Manghihingi pa ako ng confirmation, acceptance confirmation doon sa Mansalay at doon sa Victoria, dalawang bayan ang pinuntahan namin. Pag sakay namin ng barko sa Batangas, ay may confirmation ho ba kayo? May acceptance ho ba kayo? Laging inaano pa, tinatanong. Ang tagal bago namin nakasakay. Ang daming check. Ganito, ganito. Nasaan yung ano, mga papeles nyo? Ganon. Eh, pag sumakay kayata ng eroplano, kailangan mo ng swab test. So, bukas, magpapaswab test na kami para makasakay ng eroplano. Grabe. Ngayon, aalamin ko rin kung saan yung eksaktong, kasi eksaktong lugar ka lang dapat magpunta. Hindi ka pwedeng mamasyal. No? So, sa Cebu, punta kami na Cebu. Kung saan yung venue, doon lang kami. Hindi kami pwedeng mamasyal kung saan-saan. Siguro, yung hotel na aming tutuluyan ay doon lang. No? Kinakausap po namin yung mga pastor para gumawa ng community outreach, no? Yung community outreach, ipapangaral si Kristo. Ikakampanya si Kristo, hindi si Alan Cayetano. Si Kristo. Kaya tulungan niyo ako, no, starting March, April. Pwede tayong gumawa ng mga community outreach. No? Medical, dental, feeding program. Mag-identify tayo ng mga lugar dito sa atin malapit na pwede tayong mag-feeding program. No? Kailangan ba ng feeding program ng mga nakatira dito sa ano? Dito sa tabi-tabi rin? O hindi na, maraming pagkain yung mga yan. Hanap tayo ng mga mahirap. No? Sabi ni Pastorador, libreng tuli sa senior citizen. Ba, ilang taon na nung tinuli si Abraham? 99 years old yata. Tanda na nun, ha? Anyway. People are so paranoid about COVID. May variant pang dumating, no? Ako'y naiinis lang sinasabi sa ang bihira itong mga nagsasuffer ang ekonomiya dahil lang dito, no? Pero pag inanalyze mo, pag tiningnan mo yung statistics, pareho lang ang namamatay nung isang taon. At ngayon, yung bilang ng namamatay, pareho lang. Compare mo yung statistics. Bumaba yung bilang ng namatay sa high blood at sa alta presyon at sa kung ano-ano pang sakit. Bumaba. Tumaas yung namatay sa COVID. Oh, puro COVID. Kasi pag namamatay, kahit hindi naman COVID, nilalagay COVID. Oh, di ba? Totoo yun. Totoo yun, di ba? Kasi mas malaki ang bayad sa ospital. Naubos yung pera ng PhilHealth. Kababayad sa ospital na nagdeklara, oh, namatay ito sa COVID. Ay, naku, lokohan lang ito, ah. No? So, anyway, kahit ako'y mamatay, ay nasa langit ako. Nasa piling ako ng Panginoon. At saka,
Totoo yun, nakatakda na yung ating kamatayan. Di ba? Hindi ka kayang patayin ng COVID nang wala sa panahon. At ang aking deklarasyon at paniniwala ay ito. Kung ako ay kukunin na ng Panginoong Hesukristo, ay hindi sa pamamagitan ng sakit. Hindi kailangan ng Diyos ng sakit para ako ay kunin niya. Oh. Kaya huwag kayong papayag na kayo ay mamatay dahil sa sakit. Nasa inyo ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Nasa inyo ang liwanag. Kaya ang ating attitude ay, pagkukunin na ako ng Panginoon, kukunin na ako ng Panginoon. Di ba? Matutulog lang ako at hindi na ako magigising. Hindi dahil sa ako'y inatake sa puso. Kakamot-kamot nga lang yung doktor dahil wala siyang maisusulat na reason of death. Kasi may dahilan dapat kung bakit ka namatay. Ang hirap namang isulat ng doktor, kinuha na ng Diyos. Basta kinuha na ng Diyos. Ano, diba? So, wow, we have the light of Jesus Christ. May iba talaga ang pananaw mo. At yung salita ng Diyos si Jesus Christ po yan eh. Ha? Si Jesus Christ po ay isang revelation. No? Ewan ko, isishare ko siguro sa Lepe yung sinishare ko sa SOS. Napapanood nyo ba yung SOS? Punta kayo sa I Love Taguig. Hanapin nyo yung mga SOS video. Tatlong pastor, apat na pastor kaming nagsishare doon. Lately, yung sinishare ko ay yung si Peter nung sinabi niya, "You are the Christ, the Son of the Living God." And then sabi ni Jesus, "Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it, and you will have the keys of the kingdom. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven." So, ang common interpretation ng "you are Peter and upon this rock I will build my church," ang common interpretation ay si Peter yung bato na pundasyon ng church ng Panginoon. Pero sa Greek word, yung Peter ay Petros, yung original na lengwahe ng New Testament. Yung Peter ay Petros. "I say to you, you are Petros." Tapos, "and upon this rock," yung rock sa Greek word ay Petra. Sabihin natin Petra. Sabihin natin Petros. Ang ibig sabihin ng Petros, maliit na bato. Ganggaholen na bato. Ang ibig sabihin ng Petra ay ganggabundok na bato. Yun ang ibig sabihin ng Petra. Kaya, nung sinabi ni Jesus Christ kay Pedro, "Blessed are you, Simon Barjona," ang dating pangalan ni Pedro ay Simon. Barjona, ibig sabihin anak ni Jonah. Ang tatay ni Pedro, ni Simon ay si Jonah. Hindi yung Jonah ang propeta. No? Namatay na yun. "Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood did not reveal this to you." Ano yung flesh and blood? Hindi flesh and blood na nag-reveal nito. Ano yung flesh and blood? Tao. Tayo ay flesh and blood. So sinasabi ni Jesus do kay Pedro, hindi tao ang nag-reveal nito sa iyo, but my Father who is in heaven. "And I say unto you, you are Petros. You are a small stone. And upon this Petra, upon this huge mountainous rock, I will build my church." Si Peter ba ang tinutukoy ng Panginoon na pundasyon ng kanyang iglesia? Ay pag binasa mo ng ganun yun, very obvious si Peter eh. Ganggaholin lang si Peter eh. Yung rock foundation
ng kanyang iglesia, ng Panginoong Jesucristo, ay napakalaki, Mount Tenus. So, hindi pwede si Pedro, tao yung si Pedro eh. Kung ang church ng Panginoon ay nakahilig lang, nakasalig lang sa tao, ay mabuhay, mahina ang pundasyon. Eh si Peter eh, may ganong ugali eh. Pabago-bago ng isip. Padalos-dalos. Di ba? So ano yung rock? Ano yung bedrock? Yung mountain of rock? Si Jesus Christ po yun. Si Jesus Christ sa Bible ay kung tawagin din ay rock. Di ba? Mababasa nyo sa Psalms, mababasa nyo sa Corinthians na siya yung rock na sumusunod dun sa Israel. Yung rock na pinalo ni Moses ng bato, no, ay ng tungkod. At grabe yung tubig na lumabas. Si Kristo yun. At isang beses lang dapat pinalo ni Moses ay second time around nung walang mainom na tubig yung mga Israelite. Nagreklamo na naman kay Moses. Sa inis ni Moses, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, yung batong yun, magsalita ka. Magsalita ka lang. At lalabas ang tubig. Eh, sa inis ni Moses, sa mga Israelite, napakatitigas ng ulo, pinukpok ni Moses ng dalawang beses yung bato. Lumabas naman yung tubig. Kaya lang, dahil doon, hindi pinapasok ng Diyos si Moses sa promised land. No? Kaya, pinasa na lang niya kay Joshua. That trap is Jesus Christ. Pero more specifically, it is the revelation of Jesus Christ. So anong nangyari doon sa discourse yun? Sa Matthew chapter 16, basahin nyo na lang yun. Ganito po ang nangyari. Nung sinabi ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." Then sabi ni Jesus, "Pinagpala ka, Pedro, dahil hindi tao naghayag nito, kundi ang aking Ama sa langit." Ganito po ang nangyari. Ang Diyos Ama, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kumuha ng kaprasong revelation dun sa Petra. Kumuha ng Petros na revelation dun sa Petra at ibinigay kay Simon. Kapraso lang. From the Petra revelation of Jesus Christ, yung Holy Spirit, kumuha ng kapraso. At Petros amount lang binigay kay Pedro. At dahil doon, nagkaroon ng transformation. Si Simon, siya ay naging Peter, di ba? When you receive a revelation of Jesus Christ, may nangyayaring transformation sa iyo. Mas nakikilala mo si Kristo, mas nababago ka at nagiging katulad ni Kristo. And it is enough para ikaw ay makapasok sa church ng yung initial Petros. Pag tinanggap mo yon, sapat na yon para ikaw ay maipasok sa church ng Panginoon. Para ikaw ay maborn again. Amen ba? So yung initial revelation na yun, una muna, ganito ang process, merong confrontation, personal confrontation sa iyo, ang Panginoong Jesucristo, ang Holy Spirit. Di ba nagtanong ang Panginoon, who do men say that I am? Ay mali-mali ang sagot ng mga alagad. Kaya kung ikaw ay makikilala mo lang ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao, kung nakikilala nyo lang si Kristo dahil ako'y nangangaral sa inyo, ay baka nangangaral na ako ng kulto sa inyo, hindi nyo pa alam. Pwede kayong magkamali. Di ba? Hindi ko naman sinasabing huwag na kayong makinig ng pangangaral sa ibang tao. Pero ang ibig kong sabihin, habang kayo ay nakikinig sa akin, dapat yung inyong spiritual ears ay bukas at nakikinig sa Holy Spirit. And my prayer is, buksan ng Panginoong Jesucristo itong verse 12 na ito sa inyo, na sinabi ng Panginoon, "I am the light of the world." Mahayag si Kristo.
So, nagkaroon ng yung pagbabago ng pangalan ni Simon to Peter signifies a transformation, a change. May nabago kay Peter. Siya ay naging Petros. Pero ang tanong, hanggang doon na lang ba tayo? Tinanggap mo si Kristo. Kinonfront ka ng Holy Spirit. Sino ba ako sa iyo? At tinanggap mo siya, ikaw ang aking Savior. And sana hindi ako yung narinig nyo, kundi ang Holy Spirit. Yes. The Father, tinan nyo nga, the Father, through the Holy Spirit, reveals Jesus Christ. Ang pagpasok sa church ng Panginoon ay hindi sa pamamagitan ng pagsapi sa salt and light o sa JIL o sa CCF. Hindi ganun ang pagpasok sa church. Ang pagpasok sa church ng Panginoon ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng kapahayagan ng Ama sa pamamagitan ng Holy Spirit at si Kristo ay naihahayag. So the Father, the Son, and the Holy Spirit ay involved sa proseso ng pagiging born again. Hindi trabaho ng tao yun. Trabaho yun ng Diyos. Amen. Ang linaw nung salita ng Diyos. Pero hindi tayo makukontento sa isang Petros lang. Kailangan patuloy tayong makatanggap ng revelation ni Jesus Christ. At yan ang trabaho ng Holy Spirit sa atin. Romans 8:29. Ang trabaho ng Holy Spirit ay i-transform tayo at maging katulad ni Kristo. Pero ang agency, ang paraan para tayo ay mabago at maging katulad ni Kristo is to receive continuous revelation ng Panginoong Jesucristo. Eh, Pastor, bakit hindi yung buong Petra na lang ang ibagsak sa atin? kung ikaw ay batuhin ko ng Holen, mamamatay ka ba? Hindi siguro. Pero kung bundok ang idagan sa'yo, mamatay ka? Hindi natin kaya eh. Wala tayong kapasidad na tanggapin yung gangabundok na revelation ni Jesus Christ. Kaya pa-Petros-Petros lang. No? Pa-Petros. Pero the more Petros you receive, the palagay ko lumalaki yung capacity mo to receive revelation of Jesus Christ. At napakahalaga po ng salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos, dapat po ay normal na pagkain natin yan araw-araw. Binabasa natin prayerfully. Ha? Araw at gabi, sabi nga eh. Basahin nyo. Pag nagbasa po ako ng Bible, binabasa ko aloud. Para hindi lang nakikita ng mata ko yung salita ng Diyos, naririnig din ang tenga ko. Mas malalim ang dating sa akin. And more often than not, mangungusap ang Panginoon. Striking, yes. So nung binabasa ko itong verse 12, very striking sa akin itong light of the world. Sige nga, I will dwell on this. Kaya pagka ganun, titingnan ko yung ano, yung context. Di ba? So, nung sinabi sa ganito, hindi pa ako natapos sa ano. So, merong direct personal confrontation. And then, merong direct personal revelation ng Diyos sa iyo through the Holy Spirit. Tapos, you have to respond. Tinatanggap mo ba yon? Merong direct personal acknowledgement. Tinatanggap mo dapat yon, or nire-reject mo. So, meron kang choice. And then, merong direct and personal confession. So, when you receive a revelation of Jesus Christ, share mo sa ibang tao yun. That is what it meant to become light of this world. Katulad ni Jesus Christ. Dahil nasa kanya ang buhay ng Ama, He is the light of the world. Pero tinanggap natin si Kristo, if you follow me, you will have the light of life. So tinanggap natin si Kristo, nasa atin ang buhay ng Panginoon,
Yun ang liwanag na dapat lumabas sa atin. You do that by sharing Christ to others. At yung ugali mo, natatransform ka, nagiging katulad ka ni Kristo. Liwanag ka sa paligid mo. Amen ba? Ha? Yung bang nag-uusap ng kung ano-anong kalokohan yung mga kabarkada mo, pero pagdating mo, biglang tumitigil. Ba? Si Mark, yung mga kabarkada yung puro kung ano-anong pinag-uusapan na hindi maganda, nung dumating si Mark, tumigil bigla yung mga kabarkada niya. May nasense silang liwanag. Di ba, Mark? Totoo ba yun? O lumalala pa. Hindi dapat ganun. So if we want to be transparent, so na tinatanggap natin, the more tumitindi yung liwanag sa iyo. No? At the more yung authority, yung spiritual authority ng Diyos sa iyo, ay lumalaki. The more nakikilala mo si Kristo, and signs and wonders will follow. Hindi mo kailangan ng great faith. Kailangan mo lang makilala mo si Kristo. Kung sino siya. Ma-reveal sa iyo ang Panginoon. So, gusto ko lang i-highlight din yung verse 14. Sabi rito ng Panginoon, even if I bear witness, okay, sabi nung mga pareseo, hindi totoo ang witness mo kasi you bear witness of yourself. Your witness is not true. Ang tinutukoy dito nung Pharisees ay yung batas na out of two or three witness, let everything be established. Pero pag tinignan mo yung konteksto nung batas na yon, ganito yon. May nakagawa ng krimen. So, may krimen ginawa, no? So, para patunayan na ginawa niya yung krimen na yon, ruling na yon, it applies to crime proving. Ay ako, kailangan ko ba ng witness, other witness na ako'y pastor? Hindi naman eh. Pwede ako magpakilalang pastor sa ibang tao. Totoo ang aking pagpapakilala sa sarili dahil alam ko na ako ay tinawag ng Diyos. Ako ay pastor. So, yung mga kausap ko, dalawa lang ang response. Maniwala sa akin na ako ay pastor or hindi maniwala na ako ay pastor. Pero hindi necessarily hindi totoo yung aking deklarasyon na ako ay pastor. Di ba? Now, if somebody accuses me of wrongdoing, kailangan ng ano yun? Ng witness. Pero ako, I myself can testify na ako ay pastor. Now, I can find out na ikaw nga ay pastor. Pakikinggan kita. And then, aalamin ko rin yung iyong background. Pero primarily, yung sinasabi mo, pakikinggan ko. Kung yun ay nakabatay sa salita ng Diyos. Yun. Kaya, yung sabi rito ni Jesus na anong mga pareseo, hindi totoo yung witness, it doesn't apply. Pero sabi ni Jesus, totoo, in verse 14, even if I bear witness of myself, my witness is true, for I know where I come from and where I am going. I know where I come from and where I am going. Alam ko kung saan ako nang galing, at alam ko kung saan ako pupunta. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, totoo. May prinsipyo rito eh. You know where you come from, identity yon. You know where you are going, destiny yon.
Kaya ang tanong ko sa atin, do you know whom you are? Saan ka kumukuha ng iyong identity? Dapat si Kristo ang pinaghuhugutan natin ng ating identity. Ako ay anak ng Diyos dahil si Kristo ay nasa akin. Pag-settled yan sa puso mo na ikaw ay anak ng Diyos, alam mo kung saan ka pupunta. Babalik ka sa Panginoon. At wala kang katatakutan. At ang iyong witness ay totoo. And then, other signs will follow. Kaya sabi ni Jesus dito, nireiterate na niya yung kanyang relasyon sa Ama. Totoo ako dahil alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Therefore, my witness is true. At may isa pa namang nagwi-witness kung kailangan nyo ng dalawang witness, ang aking Diyos Ama sa langit, sa chapter 7 ba yun? Nalimutan ko na. Di ba pinag-usapan natin yun? Yung iba't ibang witness ng Panginoon. Sa chapter 5 din yata yun. Yung kanyang gawa, yung mga himala, it witnesses for Jesus Christ. Yung Diyos Ama sa langit, it witnesses for Jesus Christ. At si Kristo mismo, nagwi-witness sa sarili niya. At ang witness niya ay totoo. So he is a true witness. Ay sino ba ang makapagwi-witness sa Ama? Ay siya lang. Siya lang nakakakilala sa Ama eh. Hindi naman niya kilala nila eh. Kaya sabi rito, you do not know where I come from and where I am going. Kaya hayag ang sinasabi ko sa inyo kung sino ako. I am the light of the world. You judge according to the flesh. I judge no one. And yet, if I do judge, my judgment is true, for I am not alone, but I am with the Father who sent me. Kasama ko ang Diyos Ama sa langit. Kaya, ang aking paghatol